spiritual. Yan. So, pagkatapos po na magkakaroon po tayo ng discussion at pag-uusapan po natin kung paano po natin praktikal na magagamit ang atin po mga natutunan pag spiritual. Yan. So, magkakaroon po tayo ng group discussion. Ayan. Muli mga kaibigan, sa mga nakakarinig po sa atin dito po sa tabing court, kami po ay nagagalak sa inyo pong pag-welcome sa amin dito sa inyo pong barangay. Kaya naman mga kaibigan, mga kapatid, ay amin po kayong inimbitahan na dumalo po sa atin pong gabing-gabing pagsasama upang pag-usapan po mga kaibigan ang kagalingan sa atin pong physical at kagalingan din naman sa atin pong spiritual. Yan, so ayun nga po, muli po namin kayo inimbitahan sa mga nakapaligid po sa amin. At kami po ay narito, handog ang regalo ng pag-asa. Thank you.
Ang sunod ko pong aawitin. Nawa po, mga taga-Carmen, ma-feel po natin sa buong session, buong pag-aaral na ito na ipagkakaloob sa atin ng puting mga kaibigan natin, ay maramdaman niyo po na mahal po kayo ng Panginoon.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po, ating pong aawitin po ang ating team song para po sa ating pag-awit. Tayo po lahat ay tumayo. Oh,
ko'y manatiling nakatayo. Tatay ko'y umuko sa panalangin. Aming makapangyarihang Diyos, Ama, kami ay patuloy nagpapasalamat sa pribilehiyo na kung saan patuloy mo kaming ginigising sa bawat umaga na iyong ipinagkaloob upang mamuhay. Sa gabi ding ito na kung saan kami ay makikinig ng iyong mga salita, ikaw lamang ang makapagbibigay unawa sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na kung saan mamahala sa bawat isa. Turuan na nawa may handa ang bawat puso ng bawat napikinig, gayon din sa mga mensahero mo na kung saan magbabahagi pangkalusugan at higit sa lahat sa iyong mga salita na magbibigay pag-asa sa bawat isa. Nawa ihanda ang aming mga puso, ito lamang ang aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So habang tayo po ay nagpa-process po ng atin pong PPT, ay gusto mo po kayong batiin muna ng magandang gabi, mga kapatid? Ayan. Lahat po ba tayo ay masigla? Lahat po ba tayo ay masaya? Okay. Marahil ang iba po sa atin ay pagod dahil kahapon po ay nagkaroon po tayo ng okasyon. Ano po? Ngayon po, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po sa acid reflux. Kanina po nagbabahay-bahay kami, marami kami napakinggan, ay ate, oo, acidic kami. Ano po? Ano kaya ang nangyayari? Ngayon po, pag-uusapan natin, ano ba yung mga dapat nating malaman patungkol sa acid reflux? Ano yung sintomas? At ano po yung mga tips natin na pwedeng gawin kahit po nasa bahay lang tayo? Ano po? Sige po. Ang acid reflux po, ito po yung nalalamdaman po natin na parang tumataas yung acid. Parang ang pait ng panlasa po natin. Naranasan niyo po ba yun? Yes, yung iba po nakakaranas po, ano? At ito mga kapatid, kadalasan po, 40 to 50 years old po ng atin pong buhay. Kapag po tayo dumating na ng 40, 50, ayun, nakakaranas po tayo ng pagiging acidic. Bakit daw po? Based po sa research, umuunti po ang ating acid sa katawan. Hala, ano kaya yung sintomas niyan? Siyempre po, meron po tayong heartburn. Usually, ito po, nahihirapan pong matulog. Bakit? Kasi parang sabi nila, ang pait ng panlasa ko, parang sinisikmura ako. Yun yung term. Ano po? Sinisikmura ako kapag gabi. Tapos minsan po, naduduwal. Ano po? Tapos sumasakit yung dibdib. May indigestion, hindi agad nakakatae, hindi agad, alam niyo po yan, nakaka-absorb yung pagkain sa tiyan. Tapos, minsan, bloated. Yan, hindi po ako bloated. Mukha lang po akong bloated. Ano po? At madalas po siyang dumighay. Tapos, minsan po, inilalabas na rin po yung pagkain. Bakit po kaya? Alam niyo po, ang acid reflux, mga kapatid, ito po ay, ako po ay na-amaze. Kasi po, ang acid reflux po pala, hindi po dahil marami tayong acid sa katawan. Di ba po, minsan sinasabi natin yun, kapag acidic ka, marami kang acid sa katawan. Pero hindi po, mga kapatid. Ang pagiging acidic po natin o pagkakaroon po ng acid reflux ay dahil po konti yung acid natin sa ating stomach. Sa atin pong tiyan, sa atin pong sikmura. Ngayon, tanong, dapat ba dagdagan ng acid sa ating sikmura, sister? Konti pala yung acid ko sa tiyan, dagdagan ko kaya? Pwede kaya? Ayan, mga kapatid, hindi po advisable na dagdagan po natin yung acid sa ating katawan. Yung excuse ka na, magsa-soft drinks ako kasi acidic ako, dagdagan po nga yung acid sa katawan ko. Mga kapatid, hindi po yung ina-advise na gawin po natin. Ano po? Ngayon po, ano po yung sanhi o dahilan? Minsan po, pag meron po tayong hypothyroidism, kapag po diabetes din po tayo, o mataas po yung sugar natin sa atin pong dugo. Mataas po yung sugar sa dugo po natin. Minsan ito, guilty po ako dito, humihiga pagkatapos kumain. Ayan, guilty po ako dito kasi minsan kapag busog ka, masarap po matulog, hindi po ba? Napakasarap matulog. Pero, yan po ay nagiging sanhi po ng ating acid reflux. Ano pa, kapag daw po tayo ay obese, bakit po? Kasi madalas, yung atin pong mga obese,
hindi naman po ito, wala po tayong panghuhusga dito, ano po. Pero madalas po, sila po yung madaming beses na kumain. Since maraming beses po tayong kumain, yung katawan po natin, yun lang po yung acid na sa stomach natin, sa sikmura po natin. Pag po marami tayong kinain ng kinain, hindi po agad, ano, natutunaw. Hindi po tayo natutunawan agad. Kaya ang nangyayari, dahil madami tayong beses, nagkakaroon po tayo ng acid reflux. Ano po, meron naman po umiinom ng gamot para sa antacids, asthma, antihistamine. Ito po yung mga nakakapagpa-relax ng ating pong muscles. Ngayon po mga kapatid, meron po ka dito, isipin nyo na lang po, hindi ko rin po alam po bakit na siya tumaas. Acidic na po agad yung bote ko, hindi pa po tayo nagsisimula. Ayan, ngayon po, itong lobo po na to, ito po yung ating pong sikmura. At ito po yung ating pong lalamunan. Isipin niyo po, wala pa po talaga yung color green dyan. Hindi pa po dapat nakalagay yan dyan. Pero kapag po tayo po ay paulit-ulit po natin ginagawa yung mga bagay na yan, ayan, meron po tayo dito, sinasabi po natin parang gate. Sabihin na lang po natin gate. Pero yun po ay sphincter. May gate po ang ating lalamunan at ang ating pong sikmura. Pero kapag patuloy po tayong umiinom ng ating pong mga pang-asma, pang-antacids, yung mga painkillers yung iniinom po natin kapag may masakit sa atin, yung ating pong muscles dito po, yung gate po natin, unti-unti po siyang bumubukas. Kapag po unti-unti po siyang bumubukas, ang tendency po nun ay ano po, magkaroon po ng pagtaas ng ating pong acids. Kapag lalo na po kapag nakahiga tayo, ano po. Ngayon po kapag naninigarilo, ganun din po. Meron pa, kapag buntis, actually research-based po ito, kapag po buntis, kasi medyo nawawala ng espasyo sa tiyan. Yun po ang pagkakasabi sa research. Kapag naman po madalas tayong umiinom ng kape, o kumakain ng matatabang pagkain, lalo na po kapag maanghang yung kinain po natin, usually po talaga, ay yun po yung nakakasira po ng atin pong sphincter, o yung atin pong gate sa atin pong between ng lalamunan tsaka po ng atin pong sikmura. Ano ba? Madalas tayong kumain ng kamatis. O kaya alam niyo po yung ano, yung sauce na kamatis. Meron po nun, may ganun pong sauce. Tapos kapag naman po low salt diet po tayo, hindi po tayo mahilig sa maalat na pagkain. Hindi mo maalat. Hindi po tayo mahilig maglagay ng asin sa atin pong kinain. Ano po? At syempre, caffeinated pa rin po ito, yung pagkain po ng chocolate, soft drinks, tsaka po acidic. Ano po yung tips paano maiiwasan? Ano po? Una, magbabawas po tayo ng timbang. Mahirap po ito mga kapatid, mahirap magbawas ng timbang kasi masarap kumain. Ano po? Pero kapag po nadadali na tayo ng talagang ina-acid na, sinisik muna na ako. Ano po, tignan na po natin, itry po natin mag-exercise, ano po, magbawas po tayo ng timbang. Ano pa po, lagyan ng suporta ang iyong ulo kasama ang hanggang dibdib. Ito po ang madalas na problema po natin. Kapag ina-acid po, minsan ulo lang yung pinapataas. Alam niyo po, kapag ulo lang po yung tinaas nyo, nakaganyan po yan, nakaganyan pa rin po yan. Ano po, isipin niyo po, ito po yung atin pong acid sa ano, lalamunan. Kapag po, medyo tataasan po natin hanggang dibdib, medyo bababa po yan. Okay? Hanggang sa unti-unti po natin hindi maramdaman. Kaya mahalaga po, suportahan din po natin hanggang atin pong likod. Ano, wag lang po ulo, kasi pag ulo, mararamdaman nyo pa rin na parang ina-acid pa rin po kayo. Ano po? Next naman po, huwag tayong matulog sa iyong kanang bahagi. Asan po ang kanan, mga kapatid? Asan ang kanan? Taas kamay. Yan. Ang kanan po natin nandito. Sino po ang madalas matulog dito? Oh, iwasan na po natin ang pagtulog ng ganun. Okay po? Dapat po, nasa kaliwang side po tayo. Bakit? Andito po yung atin pong ano, yung lagusan. Kapag po dito tayo natulog, medyo lalabas yun. Pag dito tayo ano, humiga, hindi lalabas. Safe and secure. Ano po? At syempre, iwasan po natin yung mga nagiging sanhi tulad po ng paninigarilyo. Mga kapatid, kahit vape pa po iyan, consider po iyan. Ano po? At iwasan din po yung kape at alak. At ito po, ugaliin po na may 3 oras na pagitan. Kung tayo po ay tutulog ng 10, dapat 7 nakakain na po tayo. Hindi po pwede na tayo ay tutulog ng 10, 9 po tayo kakain. Ano po? Ugaliin po natin na may 3 hours na pahinga bago po tayo matulog. Ano po? Dahil hindi po tayo pwedeng humiga. Di ba po? Nagiging sanhi siya ng atin pong acid reflux.
Ano pa? Ito po, medyo guilty rin po ang inyong kapatid dito. Panatilihing may 2 oras na hindi hihiga. Eh paano kapag ano lang yung medyo ano lang, yung dantay lang, sister, pwede ba yun? Kahit po ganun, eh hindi po ina-advise po sa atin. Talagang, alam niyo po yun, straight. Ano ba yun? Sinasabi nga nila, tayo ka pa para mas mabilis na ano, bumaba yung pagkain. Lagi po sinasabi yun sa akin ni Mama, tayo ka para bumaba yung pagkain mo. Ayan, at intermittent fasting, lalo na po sa atin pong medyo, kung nahihirapan po kayo mag-exercise, intermittent fasting na lang po tayo. Ano po? Kasi kapag may intermittent fasting, hindi po kayo makain ng mabilisan na, meron lang po kayong oras kung kailan po kayo kakain. Kapag po may oras kayo ng kakain, ibig sabihin, hindi po active yung acid natin sa tiyan. So, ibig sabihin, konti lang naman yung kailangan niya, ano po, tunawin. Ano po? At sunod po na to, huwag po tayong gumamit ng toothpaste na mataas sa mint. May Colgate po na kung saan may pangalan po doon. Makikita niyo po doon. Basta makita niyo po yung mint. M-I-N-T, mint. Huwag na po kayong bibili ng ganun. Kasi, lalo na po kung prone po tayo, nasa edad 40 to 50, tapos tayo po ay mahiling magkape, madalas na humihiga, iwasan po natin ito. Dahil, para po maiwasan po natin ang acid reflux. At, iwasan po natin ang masikip na damit, lalo sa bandang tiyan. Yung iba, talaga naman kahit asintoran na po. Talaga masarap, maganda eh. O kaya naman, yung iba po talaga, fitted gusto ko, sister. Pero hayaan po natin na magkaroon po ng structure na natural ang atin pong katawan, ng atin pong mga organs, ng atin pong mga lamang tiyan. Ano po, nang sa ganun, kapag hindi po siya naiipit, hindi po mahihirapan ang atin pong tiyan na mag-digest. Tips paano maibsan? Ito po yung mga gulay na pwede po natin kainin. Cabbage, soya, alam niyo po ba yung soya? Yan, familiar po, mga taga-Puting Kahoy, soya po talaga ang laging inumin. Ayan, whole grain. Ano po, ito po ay hindi naman po ganun na sobrang ina-advise. Kung kaya niyo po i-limit yung inyo pong pagkain ng rice po na puti. Ayan, kasi mahal po yung brown rice, hindi po ba? So medyo parang, sister, medyo hindi tayo effective doon kasi medyo mahirap yun. Hindi ako kakain. Bawasan na lang po natin yung pagkain po na puti pong kanin. Ganun na rin po sa tinapay. Ano po? At thin protein po, ito po yung mga itlog. Ano kayo po? Tapos yan, mga beans, especially luya. Ayan mga kapatid, so nawa po ay natuto po tayo sa atin pong patungkol sa acid reflux. Muli po, ano po yung mga bawal po nating gawin? Nawa po ay atin po itong naintindihan. Gusto ko lamang po iwan sa inyo ang mensahe po sa Biblia na sabi po ay Jeremiah 30 verse 17, basahin po natin. Sapagkat pagiging hawain kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, kanilang tinawag ka na tapon na sinasabi, ito ang siyon na hindi hinahanap ng sinuman. Muli po ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa kanya may pag-asa, buhay mo'y
Kristo ay lapitan. Isip mo ba'y nalilito at ka'y gulo? At di alam ang pupuntahan. Sa Kanya may pag-asa, buhay mo'y mahalaga. Sa Kanya may pag-asa, dahil mahal ka niya. Sa Kanya may pag-asa, di ka nag-iisa. Sa Kanya ika'y mahalaga. Marami mang pagsubok ang sa Kanya may pag-asa dahil mahal ka niya. Sa Kanya may pag-asa, di ka nag-iisa. Sa Kanya ika'y mahalaga. Sa Kanya buhay mo mahalaga. Magandang gabi po sa atin. Inulit ko po, magandang gabi po sa atin. Ngayon po, magpakilala lang po muna ako saglit. Ano? Mahirap naman yung daldal tayo ng daldal dito at hindi niyo ako kilala. Ano? So, yung aking pong pangalan ay, ako po si Carl M. Abad. Ako po ay 23 years old. Ako po ay born and raised sa Manila. So, mga 3 to 4 hours po yung binyahe ko para po makarating dito. Ano? Gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa pagtanggap sa aming grupo dito po sa inyong lugar. Ang topic po natin para sa, ang tema po ng ating pag-aaral sa mga gabing ito ay Regalo ng Pag-asa. So, ang title po ng ating topic sa gabing ito, sa unang gabi, ay, pwede po bang pakibasa? Baliw! Okay? And yung subtitle po natin ay Biblia. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuko para manalangin. Panginoong Jesus, po po'y dumudulog sa iyo na ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu Santo. Panginoon, gusto ko po ikaw ang maging bida sa gabing ito, Panginoon. Alayo mo po sana ang mga distractions sa aming kapaligiran at tulungan mo kami ng mga pag-focus sa iyo. Maraming salamat, ito'y aming samot dalangin sa iyong pangalan. Amen. Ngayon ang mahal, ang title natin ay Baliw at ang pag-uusapan natin ay ang Biblia. Lumaki po akong debotong katoliko. Ano? Dinadala po ako ng nanay ko linggo-linggo sa simbahan. 8 years po akong nag-aral sa Catholic Church, sa Catholic School from grade 4 hanggang makagraduate ako ng senior high school. And sa bahay namin, meron po kaming maroon na Bible. And sa school naman namin, sa tabi ng pintuan namin, meron kaming Bible stand na merong kulay blue na Bible. Despite na ako'y lumaki ng katoliko na deboto, laging nag-aaral sa Catholic school, niminsan hindi ko nakita yung aking magulang o yung aking mga kapatid na pulutin yung Biblia. Sa school din namin, kahit pa kami puro katoliko, hindi ko nakita niminsan yung mga kaklase ko na pumulot at magbuklat ng Biblia. Bubuklatin lang namin yan at pag-aaralan kapag sinabi ng aming teacher.
Naalala ko nung ako'y 18 or 19 years old, ano? 23 na po ako ngayon, so mga 4 years or 5 years ago, nung nagsimula akong magbuklat at magbasa ng Biblia, nakita ko ng aking tatay, ano po? Sabi niya sa akin, Carl, nakikita ka na nagbabasa na ng Bible. Sabi niya sa akin, mag-ingat ka, kasi meron ng nabaliw sa pagbabasa ng Biblia. Napakinggan niyo na po ba yan? Narinig niyo na po, meron na daw nabaliw sa pagbabasa ng Biblia. Meron po tayong mga iba't ibang pananaw pagdating sa banal na kasulatan, sa Biblia, sa salita ng Diyos. Iisa lang po yan. Una, meron mga tao na nagsasabi na gawa-gawa lang daw yan ng tao. At po, narinig niyo na po ba yan? Gawa-gawa lang daw ng tao yung Biblia. Meron din naman nagsasabi na marami na daw napalitan sa Biblia. Narinig niyo na po ba yan? Meron din nagsasabi na nakaka-value ang pagbabasa ng Biblia, kagaya ng sinabi sa akin na warning ng aking ama. Marami pa mong iba't ibang mga pananaw pagdating sa banal na kasulatan. Regarding po dito sa number 2, na marami na ang napalitan sa Biblia. Meron pong lalaki na ang pangalan niya ay si Voltaire. Ano pa, pwede mo bang paulit natin sabihin, Voltaire? Okay, si Voltaire. Ito po ang sinabi ni Voltaire. Ano? Marami na daw napalitan sa Biblia. Ito yung sinabi ni Voltaire. Sabi niya, pinanganak siya ng around 1700s, so mga 300 years ago. Sabi niya, in 100 years, sa 100 taon, sabi niya, in 100 years from my day, there will not be a Bible in the earth. Sabi niya, in 100 years, sabi ni Voltaire, wala na daw ang Biblia. Yan yung sinabi niya, 300 years ago. Yung very interesting dito sa statement ni Voltaire, si Voltaire, very anti-religion, very anti-Bible, and antay siya sa Diyos. Ngayon, si Voltaire, nung namatay siya, very interesting, nung namatay si Voltaire, yung bahay niya, nabili ng mga Kristiyano. Diba? Sinabi niya, wala na daw Biblia in 100 years. Yung bahay niya, nabili ng mga Kristiyano. At ang nangyari, yung bahay niya, naging printan ng Bible. Ano ba yung galing nangyari? Sabi niya, wala ng Biblia, naging printan ng Bible yung bahay niya. Kung baga sa ano yan eh, parang sa kapitbahay natin, kung meron kang kaaway na kapitbahay, ano? Baga, lagi kanyang binubungangaan mo din siya, binabato niya ng bato yung bubong niyo, binabato mo rin siya pabalik. Tapos sabihin niya natin na namatay ka, ano? Tapos umasensyo siya sa buhay, tapos nabili niya yung bahay mo. E di ba parang nakakainis na nabili ng kaaway mo, yung ari-arian mo? Ganun po yung nangyari kay Voltaire. Sabi niya, in 100 years, wala ng Bible. Bakit po ito importante? Sinasabi sa ating banal na kasulatan sa Psalms o sa mga awit, sinabi ng Diyos ang bagay na ito. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay. Sa English, the words of the Lord are pure words as silver tried in the fire. Iyong iingatan sila, o Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ang aking salita, ang Biblia, ay napaka-importante sa akin. Kaya sinabi ng Panginoon, sino daw ang magpoprotekta? Ang Panginoon mismo. Sabi ng Panginoon, importante sa akin ang aking salita. Hindi ko ipatatrabaho sa mga tao ang pag-preserve ng aking salita. Ako mismo ang magpe-preserve ng aking salita. Merong article sa internet na sinasabi, we can know for about 99.5% accuracy yung mga sinulat in the original language. Okay? Ganyan ka-accurate, ganyan mapagkakatiwalaan ang ating banal na kasulatan. Naiintindihan po ba natin? Say amen if naiintindihan pa so far. Amen. Kung ang ating Biblia ay nakapagsasalita, ano? Kung yung Biblia natin na ginagamit ay mayroong bibig, ano kaya yung sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili? Ano? Mababasa natin sa Juan 5:39, si Jesus ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, sinasaliksik niyo ang kasulatan sapagkat iniisip niyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo sa akin. Ang sinasabi dito ni Jesus, binabasa niyo yung Biblia para sa kung anong rason. Pero alam niyo ba na ang Biblia ay tungkol kanino? Tungkol yan sa akin. Merong istorya sa Luke chapter 24, I believe, if my memory serves me right. Ang title ng istorya na to ay Road to Emmaus. Nung pinako ang Panginoong Jesus, at 3 days later, siya ay nabuhay na mag-uli. Meron siyang dalawang alagad o disipulo na papunta sa Emmaus. Ano? Itong mga alagad niya na ito ay talagang malungkot. Tapos, ang story ay parang ganito, nilapitan sila ng Panginoong Jesus, pero hindi nila nakilala si Jesus. Tapos, tinanong sila ni Jesus, anong meron? Bakit kayo malungkot?
Ang reply naman ng mga disipulo, hindi ka ba taga dito? Sabi nila kay Jesus, hindi ka ba taga dito? Hindi mo ba nabalitaan yung nangyari? Hindi mo ba nabalitaan yung aming pag-asa, yung aming hope, yung akala naming tagapagligtas? Pinako siya ng aming mga religious leaders at siya'y namatay. Kaya kami malungkot. Hindi mo ba alam ang nangyari na ito? Yan yung sinabi nila kay Jesus. After that, sabi ni Jesus sa kanila, hindi ba kailangan ang Kristo, ang ibig sabihin ng Kristo ay ang tagapagligtas? Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At sinabi niya dito, at magmula kay Moises, ibig sabihin from Genesis hanggang sa dulo, at magmula kay Moises at sa mga propeta, ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa mga kasulatan. Sinasabi dito ni Jesus, parang nagkaroon sila ng Bible study from Genesis to Revelation, ipinakita ni Jesus sa kanila na ang Biblia ay tungkol sa kanya. Sinabi sa John 5:39, ito ang nagpapatotoo sa akin. Sabi sa Luke 24, from Genesis to Revelation, ang Biblia ay tungkol kanino? Tungkol po kanino? Kay Jesus. Kaya pwede nating sabihin na ang Biblia ay tungkol kay Jesus. Kaya naiintindihan po ba natin so far? Tungkol po kanino ang Biblia? Kay Jesus, kay Jesus. Alam niyo po ba itong word na ito? Chamba. Alam mo ba yan? Chamba. Chance sa English. Suwerte. Luck. Kilala niyo po ba itong tao na ito? Yan. Sino po ito? Sino ito? Efren Bata Reyes. Interesting, ano, kahit 70 years old na siya, bata pa rin siya. Ano? So, si Efren, very interesting, kapag nagbibilyar siya at nanalo siya, pag tinanong mo, Efren, paano mo na-shoot at paano mo na-ipanalo itong laban na to? Ang lagi lang niya sinasabi, sinuwerte lang, nakachamba lang ako. Yan yung lagi niyang sinasabi. Ano? So, marahil ay lagi niya nang naririnig na nababanggit ang pangalan na Jesus o pangalan ng Panginoong Jesus. At kung minsan parang gasgas na siya sa ating pandinig. Ano? Naalala ko nung lagi ako nagsisimba sa harap ng Catholic Church, may malaking rebulto ni Jesus na laging malungkot. Ano? So, sa dami ng mga bagay na sinasabi tungkol kay Jesus, minsan parang gasgas na yung pangalan niya sa ating tenga. Pero, regarding sa chamba, hindi ka chamba lang na dumating si Jesus. Ano? Kasi, meron kami ay apat na magkakapatid. Ano po? So, ako bunso, yung ate ko ay 35 years old, sinundan ng 33 years old, sinundan naman ng kuya ko na 30 years old. Kung mapapansin nyo, sila lahat may family planning. Ano? Ito 2 years at 3 years. Ngayon, ako, sumulpot na, natsambahan lang. Kung hindi pa sila nilamig nung araw na yun, wala siguro ko dito. Ano? So, kagaya ba ako ni Jesus na natsambahan lang ng magulang ko? Diba? Pinanganak ba siya ayon lamang sa tsamba? Merong very interesting na verse sa ating banal na kasulatan. Ano? Sa Book of Isaiah, sa Iyas, 46:9-10, ito ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko. Sinabi ng Panginoon, dito mo malalaman na ako ang tunay na Diyos. Sabi niya, ito yung challenge niya. Dito mo, pagkumparahin mo kami ng mga sinasamba mo, ito ang difference namin. Sabi niya dito, ako ang Panginoon na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa Isaiah, sa Bible, nakikita ko ang hinaharap. Hindi pa yan nangyayari, sinabi ko na na mangyayari yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon na difference maker versus Him and the other gods na sinasabi. The Bible claims to know the future. Sa ating pong Biblia, meron tayong tinatawag na messianic prophecies. Ngayon parang big word siya, ano, mahirap intindihin. Pero ang ibig sabihin po ng Messiah ay tagapagligtas sa Tagalog. Ang ibig sabihin naman ng prophecy ay hula o propesiya sa Tagalog. So, pag pinagsama natin siya, ito yung mga hula ng Panginoon tungkol sa tagapagligtas. Sa Biblia, meron tayong libro na ang pangalan ay Micah. Sa Tagalog, Micas. Very interesting, yung Book of Micah,
sinulat siya 500 years. Imagine that, 500 years before si Jesus Christ dumating. 500 years siya sinulat, at ito ang matatagpuan natin sa Micah chapter 5 verse 2. 500 years bago ipanganak ang tagapagligtas, sinabi ng Panginoon, dito siya ipanganak. Ngunit ikaw, saan daw? Sa Bethlehem, na Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. 500 years bago pinanganak si Jesus, sabi ng Panginoon, 500 years before, sasabihin ko na sa inyo, sa Bethlehem ipanganak ang tagapagligtas. Sa Book of Isaiah, 700 years before the time of Jesus, 700 BC, nasulat na ang Book of Isaiah. Anong sinabi dito? Very interesting, si Jesus lang ang nag-iisa dito. Saan daw ipanganak ang Panginoong Jesus? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang birhen, sa English, a virgin will give birth at maglilihi at manganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Alam ko, familiar kayo dito sa storya na to, no? Kasi ito yung storya ni Maria na hindi pa wala pang nangyayari sa kanya ng kanyang asawa, siya ay nabuntis na. 700 years bago mangyari, sinabi ng Panginoon, ito exactly ang mangyayari. Sa Book of Psalms, ang Book of Psalms sa Tagalog, mga awit, isinulat siya 1,000 years. Imagine that, 1,000 years bago dumating si Jesus, isinulat na. At anong sinabi? Pinirdik ng Bible na ang ating tagapagligtas ay tatraydoren o ipagkakanulo. Sabi dito, maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan na kumain ng aking tinapay sa ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay labat. Familiar din tayo sa storya na to. Di ba sa Last Supper, binetray ni Judas si Jesus. At sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, 1,000 years bago pa mangyari, tatraydoren ang ating tagapagligtas. Sa Zacharias, 600 years. 600 years, sinabi ng Diyos, ito ang gagawin sa kanya. Ipagbibili siya. Sinabi pa kung magkano. Sabi dito, for 30 pieces of silver, ibibenta ang tagapagligtas. Detail for detail. Ito, napaka-interesting. 1,000 years, okay? 1,000 years. Sinabi na kaagad kung anong klase ng kamatayan ang mangyayari sa tagapagligtas. Sinabi dito, binutasan nila ang kanyang kamay at mga paa. Bakit ito interesting, itong bagay na ito, no? Sinulat ito ni David 1,000 years, okay, before mangyari. Ang very interesting dito is yung crucifixion o yung art ng pagpako sa krus, pagpatay ng mga kriminal, ginawa lang siya 150 BC. So wala pang crucifixion, sinabi na ng Panginoon, yung tagapagligtas, ipapako sa krus. At sa mga tao na pinapako sa krus, normal sa kanila na para mabilis silang mamatay, ay babaliin yung kanilang buto. Ano, babaliin yung kanilang paa para mabilis na silang mamatay. Pero sinabi rin sa mga awit 1,000 years before, yung tagapagligtas, hindi siya mababalian ng buto. Sabi dito, lahat nitong mga buto ay iniingatan niya sa mga iyon, ay hindi nababali ni isa. Ngayon ang mahal ko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay hindi tsamba. Ito'y kabilang sa plano ng ating Panginoon. Hindi siya kagaya mo na natsambahan lang ng aking magulang. Ano? Pinlano siya ng ating Panginoon. Ngayon, brother, ang pinakamagandang tanong dito ay, naitanong niyo na ba ito? Ha? Ano ngayon? Okay, ano ngayon? Tatlong bagay, mga minamahal ko. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, nakikita ng Diyos ang ating hinaharap. God sees the future. Sabi sa Hebrews 6:18, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Kalawang bagay, nakikita ng Diyos ang hinaharap. Number two, hindi nagsisinungaling ang ating Diyos. Pangatlo, Roma 4:21, sabi dito, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Tatlong bagay, mga minamahal ko, sa sagot sa ano ngayon. Nakikita ng Diyos ang hinaharap. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At sinasabi dito, natuto pa rin ng Diyos ang lahat ng kanyang pinangako. Kung totoo ito, mga minamahal ko, pwede natin panghawakan ang sinasabi ng Diyos sa ating Biblia.
Ano? Kung totoo ang tatlong bagay na ito, yung mga mababasa natin sa Biblia, pwede nating panghawakan. Napakaraming promises, napakaraming pangako ng Panginoon sa ating Biblia na wala tayong minsan alam. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung nasa loob sapagkat hindi natin ito binubuklat at pinag-aaralan. Isa sa napakagandang pangako ng ating Panginoon sa dulo ng panahon, sinabi niya sa Revelation chapter 21 verse 1, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparan at ang mga dagat ay wala na." Ito parang sinasabi sa atin ng Panginoon sa verse 4, "At nakita ko ang isang," sa verse 4, "at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan." Marahil marami sa atin dito ang nasaktan na at lumuha kung ano man ang rason. Kung ito'y sa pag-ibig, sa pera, sa problema, lahat tayo ay lumuha na. Lahat rin tayo ay nakaranas na ng kalungkutan sapagkat naranasan na nating mamatayan. Sinasabi sa atin ng Panginoon, sa dulo ng panahon, ipinapangako ko sa inyo na kung kayo'y mga gliligtas, wala ng luha at wala ng kamatayan pa. Sinabi rin ng Panginoon, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Ito ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang handog niya na pag-asa sa atin. Na sa dulo ng panahon, kung tayo'y maliligtas, wala nang hirap pa. Gusto niyo po bang maging mayaman? Ako gusto ko maging mayaman kung pwede lang. Ano? Kung pwede lang nga maging mayaman ako na wala akong ginagawa, gusto ko. Ano? Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, sa dulo ng panahon, wala nang hirap kung tayo'y maliligtas. Pinaniniwalaan po ba natin to? Amen po ba? Amen. Kung totoo ang mga sinasabi natin dito, mga minamahal ko, hindi kaya totoo rin ang sinabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Kung di nagsisinungaling ang Panginoon at nakikita niya ang hinaharap at tutuparin niya ang kanyang pinangako, hindi kaya totoo rin ito, mga minamahal ko? Sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 3, "Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig." Kung totoo ang mga pangako ng Panginoon, hindi kaya totoo rin ang sinasabi niya na iniibig niya tayong lahat ng pag-ibig na walang hanggang. Mga minamahal, marami akong pwedeng i-share sa inyo tungkol sa Biblia. Ito yung aming favorite book. Araw-araw ko siyang binabasa, araw-araw ko siyang pinag-aaralan. Ngunit for the sake of time, kailangan kong tipirin yung aking mga sinasabi kasi baka hindi na kayo bumalik. Ano? So para mas marami tayong mapag-aralan, okay? Tayo'y dadako sa ating tinatawag na buzz session para lumalim pa at para mapag-isipan pa natin yung mga bagay sa ating Biblia, sa ating topic. Meron tayong tinatawag na buzz session. So maghahati-hati po tayo ng mga grupo. Wait lang po. So maghahati-hati tayo ng mga grupo at meron tayong mga ilang katanungan. Ito yung ating pag-uusapan. Basahin po natin. Ano? Unang tanong, ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang Biblia o ang salitang Diyos? What comes first in your mind? Number two, kapag nakakaranas ka ng stress o problema, paano mo sa palagay makakatulong ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa iyong kalagayan? Paano nakakatulong ang pagbabasa ng Biblia? Number three, sa iyong pang-araw-araw na buhay, paano kaya makakatulong ang mga positibong aral mula sa salita ng Diyos? So meron po tayong mga facilitators para sa ating groupings. Pwede na po siguro tayong magsimula sa ating buzz session. Ito po ang ating pag-uusapan. Ready po?
Naalala po muna natin ang title ng ating mensahe para sa gabing ito. Ano po yung title natin? Baliw. So, para po sa ating appeal, ano po? Nakakabaliw nga ba talaga ang pagbabasa ng Biblia? Ano po? May papakita po ako sa inyo na sana'y huwag niyong tawanan, pero okay lang din naman. Ano? Papakita ko po sa inyo yung grade ko noong ako'y gumraduate ng senior high school. Ano po? So, bahala na po kayo kung tatawa kayo o hindi. Pero ito po yung nakasulat sa aking report card. Nababasa niyo po ba kung ilan yung aking general average? Ilan po? Ilan po? Mami na mahal ko, hindi yan isang subject. Okay, yan yung aking general average. So bago ko makilala ang Panginoon ng senior high school, talaga namang bulak-bul ako. Wala akong interes sa pag-aaral, hindi ako nagpapasa ng assignment, at mababa yung aking mga grado. Nakaka-relate po ba sa inyo yung mga ilang kabataan dito? Kayo po rin ba? Kagaya ko dati na bulak-bul. Ano po? Nung ako'y gumraduate at around 18 or 19 years old, diyan po ako nagsimula na magbuklat at magbasa ng Biblia. At doon ko po nasimulan na makilala ang Panginoon. At bago po ako bumalik sa kolehiyo, ako po'y natigil ng 3 taon sa pag-aaral. At yung 3 taon po na yun, ginugol ko sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. At doon ko po nasimulan na makilala ang Panginoon. At nung bumalik po ako sa pag-aaral, yung dati ko pong grade na 75.78, sa awa ng Diyos, ako po'y magte-third year college na. Ngayon po, lahat ng grado ko ay walang bababa sa line of 9. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Napakabuti ng Panginoon. Totoo ba na nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia? Ito pong kapatid ko, 10 years po ang aming age gap. Ako'y 23, siya na po ay 33 years old. Ito pong si Kuya Arnold, siya po ay, kung ako sa dati palaging nagsisimba, halos walang absent sa simba. Ito namang kuya ko na ito. Magsisimba lang siya sa 1 taon. 1 beses. Yun pa ay kapag pinilit. Pag hindi ko sinabi sa kanya na, "Kuya, magja-jollibee daw kami after magsimba," hindi siya sasama. Itong kuya ko na to, palagi siyang nagbabarkada. Itong kuya ko na to, palagi siyang umiinom. At itong kuya ko na to, malakas siyang manigarilyo. Ang namahal ko, kasabay ko yung kuya ko na nagkaroon ng interest sa Biblia. Siya, nagbuklat rin siya, nagbasa rin siya, at nasimulan rin niyang makilala ang Panginoon. At alam niyo mga minamahal ko, hindi maraming taon ang nakalipas nung siya'y nagbuklat at nakilala ang Panginoon. Yung aking kapatid, na dati walang interest sa relihiyon, hindi nagsisimba, nagbabarkad at umiinom. Ngayon, lagi siyang nasa simbahan. Ngayon, tumigil siyang magbarkada, tumigil uminom, at tumigil manigarilyo. Nakakabaliw ba talaga ang pagbabasa ng Biblia? Hindi ba't kung magulang ka, hindi ba't ito ang resulta na gusto mong makita sa iyong mga anak? Hindi ba't gusto mong mapabuti ang iyong mga anak? Totoo ba talaga na nakakabaliw ang pagbabasa ng librong ito? Sinasabi sa Revelation, sa Apokalipsis 1:3, sinasabi dito, nakakabaliw ba ang pagbabasa ng Biblia? Sinasabi ng Panginoon, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Totoo ba na nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia? Ang sinasabi sa atin ng Diyos, ang nagbabasa ng Biblia ay mapalad. Ang sinasabi ng Panginoon, blessed are those who reads and understands the words of this prophecy. Mga minamahal ko, hindi aksidente na kayo ay nakikinig sa gabing ito. Merong magandang plano ang Panginoon sa atin. Hindi aksidente, mother, nanay, pre, chong, mga kapatid, mga kaibigan, hindi aksidente na kayo po ay nakikinig sa gabing ito. Sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Mga minamahal ko, may planong mabuti ang Panginoon para sa inyo. Hindi niya binigay ang Biblia para sa atin, para sirain ang ating buhay.
Binigay niya yan sa atin upang tayo'y mapabuti at hindi sa ating ikasasama. At sa mga susunod na gabi, sa mga susunod na araw, wala po tayong ibang pag-aaralan kundi ang librong ito. At wala po tayong ibang ibibida at itataas kundi ang nag-iisa nating Diyos na Panginoong Jesus. Amen po ba? Sinasabi sa Juan 12, at ako, sabi ni Jesus, at ako, kapag ako'y itinaas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Hindi ko po ibibida ang aking sarili, ang ibibida po natin at itataas ay ang ating Panginoong Jesus. Nawa po mga minamahal ko, sa mga susunod na gabi, huwag po tayong tamarin sa pagpunta. Mga ilang minuto lang naman tayong makikinig at hindi natin alam kung ano ang plano na pwedeng gawin sa atin ng Panginoon kung tayo'y makikinig sa Kanya at susunod. Meron po ba tayong natutunan kahit isa? Pwede po ba sabihin natin, amen, kung meron tayong natutunan kahit isa? Mga minamahal ko, tayo po'y tumayo para sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, aking Panginoon at aking mabuting kaibigan. Panginoon, saksi ka. Saksi ang marami sa aking mga kaibigan at pamilya. Kung gaano ako naging blessed sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. At Panginoon, alam mo kung gaano ako kaligaya na ikaw ay aking nakilala, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, ng mga nakikinig sa gabing ito ay mas makilala ka rin nila, Panginoon, ang aming Diyos ng pag-ibig. Panginoon, sa amin pong pagsamantalang paghiwalay, kami po sana ay padala niyo ng inyong mga piling anghel nang sa gayon makarating kami sa aming mga pupuntahan, sa aming destinasyon ng safe at wala po sana mangyayaring masama, Panginoon. Panginoon, ituin mo po ang puso namin na bumalik dito kinabukasan upang makarinig ng mga bagay na aming dapat mapakinggan para sa aming ikabubuti. Salamat, Panginoon, sa iyong pasensya at awa at biyaya. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa. Salamat ng marami sa iyong lahat ng biyaya. Ito'y aming saming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kinabukasan po ulit, tayo po sana ay magbalik dito sa ating basketball court para makinig. Same time po, tomorrow. Aming salamat po.